Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. At isa pong kagalakan ang tayo ay muling magkakasama-sama sa umagang ito para mapagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon sa ikalalago at ikalalalim ng ating pananampalataya. So patuloy po akong nag-aanyaya sa inyong mga kapatid na huwag po tayong magsawa na daluhan ang mga gawain sa aming iglesia ng San Pablo Tondo. At meron po kaming mga gawain maliban po sa daily prayer covenant ng alas 6 hanggang alas 7 po ng umaga, araw-araw, from Monday to Saturday. Meron po kaming midweek service. Araw po ng Webes, sa ganap na ikapito ng gabi. At yung pong gawain namin sa araw ng Linggo, yung Sunday school po namin, ng 8:45 po ng umaga. At pagkatapos po nito ay yung aming divine worship. So kung nais po ninyo na makadalo ng aming mga care group, Bible study, makipag ugnayan lamang po kayo sa sekretary ng aming iglesia. At kayo po ay tutugunan at isa pong kagalakan ang kayo ay aming makasama. Sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kagandahan ng umagang ito na patuloy mo kami, O Panginoon, na pinalalakas, pinasisigla. Lalong-lalo na, O Panginoon, sa gawain na iniatang mo po sa amin, isang malaking kagalakan po na kami ay nakapaghahayag ng iyong salita at patuloy mong ginagamit ang aming buhay sa pagpapalaganap ng ministeryo sa iglesyang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran na walang sawa na nakikiisa sa gawaing ito dahil alam ko po na wala po kaming nais kundi makilala ka ng lubos at lalo pang, O Panginoon, na mapatibay ang aming pananampalataya, mapalalim pa ang aming pagkakilala sa iyo bilang aming Diyos upang lubos naming maibigay sa iyo ang aming pagtitiwala bilang aming Panginoon. Samahan niyo kami sa pagbubulay-bulay ng salitang ito na dadalhin ko po sa umagang ito at naway buksan mo ang aming puso't isipan upang ang tunay na mensahe ng salita mo na aming pagbubulay-bulayan ay tumimo sa aming puso't isipan at ito po ay magamit namin sa araw-araw naming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong
Pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat po ni Isaias, Kabanatang 12, talatang 2 hanggang 6. So samahan niyo po akong basahin ang ilang talata kung kayo po ay may mga hawak na banal na kasulatan. Sa Isaias, Kabanatang 12, talatang 2 hanggang 6, na ganito po ang ating mababasa. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako ay magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ay aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kaniyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kaniyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Mga taga-Sayon, sumigaw kayo at umawit ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Diyos ng Israel. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Ito pong Isaias, Kabanatang 12, ay awit ng pasasalamat o hymn of thanksgiving. Sa unang talata po ng talatang ating binasa, inihayag ni Propeta Isaias na sa kanya siya ay magtitiwala at hindi siya matatakot sapagkat ang Panginoon, ang kaniyang kapangyarihan, ang kalakasan, siya ang kaniyang tagapagligtas. Nangangahulugan lamang na kilalang kilala ni Propeta Isaias kung sino ang Panginoon. Siya lamang ang kaniyang inaasahang makapagliligtas sa kaniya. At dahil kilala niya ang Diyos, kaya't lubos ang kaniyang pagtitiwala sa kaniya at hindi siya dapat matakot. Maaring minsan sabihin po natin na ang ating mga mahal sa buhay, pwede rin po tayong iligtas. Pero tandaan po natin, mga kapatid, higit na makapagliligtas sa atin ng ating Panginoon sapagkat sa bawat sandali ng ating buhay, siya po ay ating kasama. O maaari din po tayong isalba ng ating mga kayamanan. Kung marami po tayong pera, sabihin natin na maisasalba tayo. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Tandaan po natin, kung tayo po ay nasa kapahamakan, tayo po ay nasa bingit ng kamatayan, tayo po ay nasa panganib, sino po ba ang ating tatawagin? Ang atin po bang mahal sa buhay? Alam po natin na wala tayong tatawagin kundi ang Panginoong Jesus, sapagkat alam natin na siya lamang ang makapagliligtas sa atin sa mga ganitong pagkakataon. Sinabi po sa Isaias 41 verse 10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tututulungan, iingatan at ililigtas. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. Kung tayo lamang po ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ito pong pangakong ito ay ating maaasahan. Alam po natin na madalas kahit po sabihin natin na tayo ay nasa Panginoon, dumadating din po sa atin ang pagkatakot. Pero pag tayo nasa Panginoon, hindi po mananatili yung takot sa ating mga puso. Sapagkat yan po ay ipauunawa sa atin ng Panginoon na tayo nga ay hindi dapat matakot gaya ng pangako niya dito sa Isaias 41 verse 10. Ang sabi po niya, siya isa sa atin at hindi kayo dapat mangamba. Palalakasin tayo at tutulungan at ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong dapat ikatakot sapagkat ang atin pong Panginoong pinaniniwalaan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa Kanya po lahat may paraan.
Kailangan lamang tayo ay lubos na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. So itinuturo po sa atin dito ni Propeta Isaias na ang Diyos ang tagapagligtas, sa Kanya lamang tayo magtiwala at wala po tayong dapat ikatakot. Sa talatang 4 po, magpasalamat kay Yahweh, ipahayag sa lahat ng mga bansa ang kaniyang ginawa at ang kadakilaan ng kaniyang pangalan. Kung imumulat lamang po natin ang ating mga mata, makikita natin ang lahat ng bagay na ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Marapat lamang na bigyan natin siya ng pagpapahalaga at matuto tayong magpasalamat sa pag-ibig na patuloy na ipinadarama sa atin ng ating Panginoon. At inaasahan po ng Panginoon sa atin, kaniyang mga lingkod, na ihahayag natin ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating buhay at ang kaniyang kadakilaan. So hindi lamang po ang salitang salamat ang nais marinig sa atin ng ating Panginoon, kundi makita po sa ating mga gawa na tunay nga ang ating pasasalamat. Ano po ba ang nais ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin? Ano po yung ipinagbilin niya sa kanyang mga alagad? Nais po niya na tayo ay humayo. God wants us to reach out people to know Him. Kailangan po at tayo lamang po ang inaasahan ng Panginoon na mailapit ang mga tao o ang mga taong hindi pa po nakakakilala sa Kanya, yung mga taong naliligaw. Dapat po mailapit natin yan sa Panginoon. Sa verse 5 at saka sa verse 6 po, sinabi dito, umawit at magpuri kayo sa Panginoon dahil sa kanyang mga kahangahangang ginawa at ihayag ito sa buong daigdig. Umawit ng buong galak dahil nasa piling natin ang Diyos na dakila at banal ng Diyos ng Israel. So ihayag po natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng pag-awit at pagpupuri sa Panginoon ng may kagalakan. Marami pong itinuturo sa atin ang mga pagtalakay sa pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat ay isang pagbibigay papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapupurihan po natin ang ating Panginoon sa lahat-lahat ng ginawa niya po sa ating buhay. Wala po tayong magagawa kung wala sa atin ang ating Panginoon o kung wala ang Panginoon sa buhay po natin. Pangalawa, ang pagpapasalamat ay kapahayagan ng pagpapahalaga natin sa Kanya dahil siya po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Alam natin sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. So kung talagang mahalaga po sa atin ang Diyos, ano naman po ang pwede nating gawin upang ipahayag ang ating pasasalamat? Sapat na po ba ang salitang salamat o ang pag-awit ng pagpupuri sa Panginoon? Pangatlo, ang pagpapasalamat ay naglalarawan ng totoong laman at kalagayan ng ating mga puso kung kanino tayo nagtitiwala. So kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, nakikita po ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. Kung tunay nga po ang ating paglapit sa Kanya, kung lubos po yung pagtitiwala natin sa Kanya, o tayo'y nag-aalinlangan. Kaya po yung mga yon ay hindi po lingid sa kaalaman ng Panginoon. Pang-apat, ang pagpapasalamat sa Diyos ay ang tama at angkop na gawin sa lubusang pagtanggap kung saan nagmumula ang mga biyaya na tumutugon sa ating pangangailangan. At higit sa lahat, ang pasasalamat ay ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha, pagliligtas, biyaya at pangangalaga. So patuloy nating ipanalangin na naway makita ng tao itong mga ginawa o ginagawa ng Diyos sa ating buhay.
Mabigyan siya ng pagpapahalaga sa bawat maliit at malaking bagay na kanyang ipinagkakaloob sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Wala pong dahilan para tayo'y tumanggi sa tawag ng Panginoon. Ako po'y naniniwala na kung alam lamang ito ng maraming tao, lahat po ng bahay-sambahan ay mapupuno at walang halos maupuan ang mga taong magpapasalamat, aawit at magpupuri sa Panginoon. So gayon din, maging mapagbigay tayo sa iba at mahalin ang ating kapwa, sapagkat ang ginawa po natin sa ating kapwa ay ginawa po natin sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, lubos kaming nagagalak sa mga oras na ito dahil patuloy mong ipinadarama sa amin ang wagas mong pag-ibig. At kami po'y nagpapasalamat dahil sa ganitong mga pagkakataon, maiklimang oras, Panginoon, kung ang aming puso at isipan ay nakapokus sa iyo. Sa aming ginagawang ito, alam namin, Panginoon, na ito ay iyong ikagagalak, ikalulugod, at ito'y bagay na makapagpapangiti sa iyo na aming Panginoon. Tulungan mo po kami na mabigyan namin ng pagpapahalaga ang lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na kung malayo kami sa iyo, wala kaming magagawa. Hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Hindi po namin magagawang magtagumpay sa lahat ng aming mga adhikain kung kayo po ay wala sa amin. Kaya, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito na patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ipadama mo sa amin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Makita namin, Panginoon, sa bawat sandali ng oras ng aming buhay, ang mga bagay na ginagawa mo po sa amin. Matuto kaming magpahalaga at kami, O Panginoon, ay magpasalamat sa lahat ng aming mga tinatanggap. Yung araw-araw, Panginoon, ang pag-iingat at pangangalaga mo sa aming buhay. Dakilang Diyos, malugod po namin pinasasalamatan ang lahat ng mga bagay na ito. Na sa simula't simula pa, ipinakita mo ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Na sana, Panginoon, ito ay aming maibalik sa iyo. Hindi man namin, Panginoon, matumbasan. Pero, dakilang Diyos, tulungan mo kami na magawa po namin ang mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Na sa bawat gagawin po namin, ito ay magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob na humayo at maabot po namin ang mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Alam ko po na ito ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. To reach out people and to know you. Dakilang Diyos, hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi mo po kami tutulungan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, samahan mo kami na sa bawat hakbangin na aming gagawin, palakasin mo kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob, kaalaman, katalinuhan, upang maihayag po namin ang mensahe na nais mo pong ihayag namin sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang kagandahan ng umaga ay dahil sa habag at kaloob ng ating Panginoon Diyos, dahil minamahal ka ng ating Panginoon. Alam mo, mga kapatid, napakarami nating dapat idulog sa Kanya. Idulog natin na tayo patuloy na magpasalamat dahil sa biyaya na Kanyang kaloob na ibinibigay sa atin. Hindi tayo kinulang. Iningatan ka. Sa bagong viral na ngayon, yung Omicron, ang katiyakan, katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa nakaraang ilang mga araw na nagdaan, ngayon, tinitiyak ng Diyos, kailanman na hindi ka pababayaan. Halika, samahan mo ko sa diwa ng panalangin.
O dakila naming Panginoon Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat kami sa kagandaang loob na bigay mo sa amin. Dahil pinagpapala mo kami at iniingatan mo kami, hindi mo kami pinabayaan sa lahat ng mga bagay. Maging yung aming pagbangon sa umagang ito ay taglay at nadama namin ang iyong pag-iingat. Nadama namin ang iyong pag-ibig sa amin na hindi kami kinulang kundi binigyan mo kami ng napakagandang pagpapahinga. Ibinangon mo kami ngayon, taglay ang bagong buhay at kalakasan at ang kasiguruhan, hindi mo kami ipababayaan. Dalangin ko, Diyos, ang lahat ng mga dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, yung mga merong karamdaman na nasa loob ng hospital kagaya ni Ate Darling Cruz, ngayon pa lamang, Diyos, ay inaangkin na namin ang kagalingan na kaloob mo sa kanya. At maging silang lahat, o Diyos, hindi man namin babanggitin ang kanilang mga pangalan. Ngunit alam po namin na sa gitna man ng kanilang karamdaman, nasa loob man sila ng hospital o nasaan man sila naroroon, ang kagalingan ay tatanggapin nilang lahat. O Diyos, magpapanimula kami sa aming mga gawain sa araw na ito at maranasan namin ang isang masaya, ang isang ligtas na araw, maranasan namin ang biyaya mula sa inyo, maranasan namin na ilalayo mo kami sa anumang kapahamakan, sapagkat ngayon pa lamang, O Diyos, ay nasa amin na ang tugon ng lahat ng aming mga pangangailangan, sapagkat ang aming buhay ay punong-puno ng pananampalataya at nagtitiwala kami sa inyong kakayanan na ibigay sa amin ang tugon ng lahat ng aming mga pangangailangan. May your blessing be upon us, a blessing of peace, a blessing of love, a blessing of protections, and a blessing of wisdom be upon us as we continue for the whole day sa lahat ng aming mga gagawin. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.